Good day, brothers and sisters. Ito po ay Monday ulit at pang 26th recording natin ng ating devotion. And I'm really glad na meron tayo ulit panibagong linggo upang kilalanin ng Panginoon ng mas maraming oras dahil still naka-quarantine pa rin tayo. Pero alam ko na ito ay isa sa mga napakagandang pagkakataon upang mas marami tayong oras mag-aral at makilala natin ang mas malalim ang Panginoon at mas maging produktibo sa pagpapalago ng ating mga pananampalataya at ng ating pagkatao. Ma-develop ang ating mga skills na magiging katuwang sa ating pamumuhay sa araw-araw, ma-develop ang ating character at higit sa lahat, ma-develop ang ating spiritual life. So before anything else, let's all bow down and let us pray. Father, we thank you, Lord, sa araw na ito na kayo pong patuloy nagbibigay sa amin ng kalakasan. Maraming po salamat dahil sa pag-iingat ng Panginoon, kami nandito safe and sound at malusog at maraming salamat sa provision mo, Panginoon. Dalangin ko sa aming pag-aaral na yung salita, patuloy pong iba yung katalinuhan at kalakasan na igawad din po sa inyong mga anak. Dalangin po namin na tumimo sa aming puso't isipan, aming mga maririnig. Ito ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ang ating pong text ngayon is in Matthew chapter 10. Ito po ay isa sa mga madalas kong napag-aaralan o nababanggit sa mga pag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya gusto ko po itong balikan natin upang makita natin yung ating posisyon sa ating pagsunod kay Kristo. Matthew 10 verse 34 hanggang 39. Babasahin ko po. Matthew 10:34. Do not suppose that I have come to bring peace to the earth. I did not come to bring peace but a sword. For I have come to turn a man against his father, a daughter against her mother, a daughter-in-law against her mother-in-law. A man's enemies will be the members of his own household. Anyone who loves their father or mother more than me is not worthy of me. Anyone who loves their son or daughter more than me is not worthy of me. Whoever does not take up their cross and follow me is not worthy of me. Whoever finds their life will lose it. And whoever loses their life for my sake will find it. Pagpalain po ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Ito pong mga verses na binasa natin ngayon at patuloy nating pag-aaralan ay hango po sa mga pananalita ni Kristo sa kanya pong pagsugo sa kanyang mga disipulo upang sila ay mag-ministeryo. At ito po ang bandang dulo po ng kanyang mensahe sa paghayo ng mga disipulo niya. At napapanahon po ito dahil sa ating pong pamumuhay bilang Kristiyano, hindi po tayo mga apostol, pero kagaya po ng mga apostol, sila po ay mga disipulo rin ng Panginoon gaya po natin. At kung tayo lang tayo disipulo o kasitagasunod ng Panginoon, marapat po lamang na maintindihan natin kung ano ang ating pinasok. Ang pagpapahayo po ni Kristo sa kanyang mga disipulo ay upang may pahayag ang ebanghelyo sa mga karatig bayan. At ganyan din po sa atin po naman sa pagpakyat ni Kristo Jesus sa kalangitan, sa presensya ng Ama at sa pagpadala naman niya ng kanyang banal na Espiritu. Meron din po tayong Great Commission o isang kautusan na sa atin nakaatas upang ipahayag ang ebanghelyo sa buong mundo at kung saan tayo dadalhin ng Panginoon ay maipahayag natin ang kanyang salita. Ngayon po, gusto lang natin maintindihan kung anong klase yung dala ng Panginoon na ebanghelyo. No? The gospel is good news to the reprobate. Ito po ay magandang balita para sa mga hindi nananampalataya kay Kristo sapagkat kung sila po ay mananampalataya kay Kristo Jesus, sila po ay maliligtas. Ngunit, ito po ay hindi nagtatapos sa istorya lamang redemption o yung pagpapawalang sala, pagliligtas,
paghugas ng kasalanan, ngunit ito po'y dumidiretso sa patungo rin po sa isang landas na tatahakin ng isang Kristiyano na kumbaga tinatawag nga sa Matthew 7 na makipot na daan. At sa verse 34 nga po, ito po ang sabi ni Kristo Jesus. Do not suppose that I have come to bring peace to the earth. I did not come to bring peace but a sword. So, wag daw ang tagubilin po niya sa mga disipulo niya na kanyang pinahayo, kanyang mga apostol na huwag niyong isipin na dala ko ay kapayapaan. Hindi po dahil dumating si Kristo para guluhin ang ating mga buhay, para maghasik ng lagim o kung ano. Ngunit ito po ay contrast into the false peace na dinadala ng mundo na kung saan makuha mo ang gusto mo, makuha mo ang layaw ng mundo, merong semblance o meron bang parang appearance ng kapayapaan sa iyong puso. Pero hindi po yun ang dala ni Kristo. Hindi po to satisfy our desires, our worldly desires, our selfish desires, but He brought, sabi dito, sword. Ano po yung sword? Ito po yung pagkaka-define kung ano yung sword. It is the sword of truth that divides families, the man against his, basahin po natin sa verse 35, for I have come to turn a man against his father, a daughter against her mother, a daughter-in-law against her mother-in-law. A man's enemies will be members of his own household. Ito po hindi, kung minsan literal na nangyayari, kapag isang mananampalataya ay sumunod kay Kristo at siya po ay nakaranas ng persecution ng kanyang mga mahal sa buhay dahil siya'y sumusunod kay Kristo, literal po na nahahati ang pamilya. Pero gusto ko pong makita natin dito yung pinaka pusod o yung pinaka tinutumbok ng katotohanan na ito. Nang pagdating ni Kristo ay nagbibigay ng hidwaan. Saan po? Sa anumang bagay na maglalayo sa atin sa katotohanan ng salita ng Diyos. Sa madaling salita, whether it's human relationship, whether it's career, whether it's fortune or anything na pwedeng maging dahilan upang hindi natin mayakap ang katotohanan, malakaran ang makipot na daan, iyon po ay gagamitin ng Panginoon ang katotohanan na magsisilbing isang tabak o isang sword upang paghiwalayin, parang islice po sa o hatiin ang mga bagay na naglalayo sa atin sa Panginoon, sa kanyang katotohanan. Kaya po ang sabi sa verse 37, anyone who loves their father or mother more than me is not worthy of me. Tignan po natin na, nandun po yung word na sinabing more than me. So hindi po sinasabi ni Kristo dito na huwag nating mahalin ang ating mga magulang. Pero sa ibang verse po, sa parallel verse po dito, sa Luke 14 verse 26, ang sabi po, if anyone comes to me and does not hate father and mother, wife and children, brothers and sisters, yes, even their own life, such a person cannot be my disciple. Ito po yung parallel verse na sinasabi na kung hindi ka bumuhian, hindi po literal na sinasabi na kailangan mong i-hate o kamuhian mo ang iyong magulang, asawa, anak, o mahal sa buhay o ang iyong sarili. Ngunit ano po sinasabi dito? Kung mamahalin mo ang Panginoon, dapat siya ang pinaka mataas na antas ng pag-ibig. Hindi po pwede isasaalang-alang mo ang pananampalataya mo dahil sa pag-ibig mo sa iyong magulang, sa iyong asawa, sa iyong anak, maging sa iyong sarili. Kaya kung mapapansin po natin sa sunod na verse, ang sabi po sa verse 39, whoever finds their life will lose it, and whoever loses their life for my sake will find it. Ano bang sabihin nun? Kapag ang hinabol po natin sa mundong ito hindi ang paglakad sa makipot na daan, hindi paglakad sa kalooban ni Kristo Jesus sa pagsunod sa kanyang mga tuntunin, akala natin nabubuhay na tayo ng marangyan, ng maayos at nasa pabor ng Panginoon. Pero hindi natin napapansin na hindi natin napag-iingatan ang buhay na dapat nating tinatahak. Kung maaring wala tayong buhay kung hindi natin kayang i-give up ang pagmamahal natin, una sa ating sarili, pangalawa sa ating mga mahal sa buhay, at pangatlo sa mundong ito sa paano pong paraan.
We cannot say that we follow Christ and yet, kapag dating po sa pagtayo sa katotohanan, eh nagiging selective po tayo dahil meron tayong masasaktan. Ito po ay napakahirap na bagay. Marami po sa atin dito dumadating sa pagkakataon na magkakasamaan tayo ng loob sa ating mga kaibigan, mahal sa buhay, at kung mga karelasyon dahil po tatayo tayo sa katotohanan. And that has been the order since Christ gave the gospel. Kailangan po talaga meron kang desisyon na gagawin upang matayuan mo kung ano yung katotohanan ng salita ng Diyos. Hindi po pwedeng middle ground. You have to take a conscious effort na meron kang pipiliin. Gaya po ng sinabi natin sa mga nakaraang pag-aaral natin, ang kakayanan po ng pagpili ay nagmumula sa Diyos. Pero maaari ba ang tao ay mag-struggle, ang isang Kristiyano ay mag-struggle sa pagtayo sa katotohanan? Opo, nandyan po yung pagkakataon na minsan nag-struggle tayo kung sasabihin ba natin ang katotohanan sa ating kapatid? Nasukat, ikawala ng ating relasyon sa kanila? Masira ang ating relasyon sa kanila dahil sasabihin natin ang katotohanan? Nandun po ang struggle. Pero nandun din po yung desire. Dapat po, ang habang tumatagal tayo sa ating pananampalataya, nandun po yung desire until magawa po ito or ma-put into action yung denial natin sa ating mga sarili at sa ating mga tinatangkilik. Maaring ito man ay relasyon, bagay, career, kayamanan, o kung ano pa man na nag-hinder sa atin na tayuan ang katotohanan ng salita ng Diyos. Kaya po ang sabi sa verse 39, "Whoever finds their life will lose it, and whoever loses their life for my sake will find it." We have to lose our life. And whenever the scripture says we have to lose our life, hindi ito yung literal na hininga natin kung kinakailangan maging martir tayo at para sa ebanghelyo ng Panginoon, para sa pagsamba kay Kristo at pagsunod sa Kanya. Dapat maluwag sa loob natin. Pero moreover than that, sa ating kinalalagyan ngayong panahon, ano yung buhay natin na kailangan natin i-lose? What makes us alive in this world that makes us defy the word of God? Ano yung bumubuhay sa atin, nagsusustain sa atin para mag-rebelde o hindi man mag-rebelde pero para i-delay yung ating pagsunod sa Panginoon? Ano yung mga bagay na iyan? Kailangan natin isuko sa Panginoon. Pagkat sabi nga po sa verse 38 ng Matthew 10, "Whoever does not take up their cross and follow me is not worthy of me." We must take up our cross. And taking up our cross means we must hate our father or mother or anyone kagaya ng ating anak, whether it's a son or a daughter or even ourselves. We must hate ourselves. Meaning, kung meron tayong ultimate love, it's not for ourselves or people around us, but for the Lord. Ayan po, hindi po sinasabi dito na wag nating pansinin yung utos to love our neighbor as we love ourselves. In fact, yan po ay parte ng commandment ng Panginoon, pero mangyayari po lamang ang genuine na pag-ibig natin sa mga tao kung genuinely mamahalin natin ang Panginoon. Napakabigat po ng katuroang ito sapagkat hindi natin napapansin ito sa araw-araw. Iniiwasan natin itong mga kapatid. Ito ay ating pinalalampas sapagkat darating ang panahon na makakaranas tayo ng inconvenience dahil sa mga katuroang ito. Pag ba hinarap tayo sa katotohanan, kaya ba nating talikuran ng lahat para lamang masundan natin ang katotohanan, yakapin ito at ipamuhay ito? Ako po, sa aking karanasan, dumating po sa pagkakataon na literal kailangan ko talikuran ang aking mga mahal sa buhay upang sundan ang Panginoon at sundin ang kanyang salita. Hindi ko po sinasabi na ito ay karaniwang nangyayari, pero pag dumating pagkakataon, kung tayo papipiliin, tatayo ba tayo sa katotohanan o magko-compromise tayo? Tayo ba ay susunod sa salita ng Diyos o alang-alang na lang sa walang alitan, sasakripisyo natin ang katotohanan?
kailangan po natin makita na ang katotohanan ay ang pagkakaisa na walang katotohanan ay hindi po pinag-iisa ng pag-ibig ng Diyos. Kailangan po meron pong katotohanan tinatayuan. Hayaan po natin, mga kapatid, kung meron tayong mga kapatiran o mga mahal sa buhay na hindi naniniwala sa ating pinaniniwalaan at kailangan nating tumayo sa katotohanan at ito ay mag-resulta ng samaan ng loob na hindi naman natin ginugusto o sinasadya, pero ito ang magiging resulta. Ang Diyos po ang bahala na mag-ayos ng ating mga relasyon. Kasi po ang pinaka-importante, unahin po natin ang relasyon natin sa Panginoon. Mas makikita ko po bilang isang Kristiyano na kung ang aking relasyon sa Panginoon ang maayos, mas nakikita ko po na ang potensyal na maayos ang relasyon ko sa aking mga mahal sa buhay ay mas malaki. Maraming hindi ito maayos, pero at least kapag ako'y humarap sa Panginoon, makita ko na ang pinagpalit ko ay ang pagsunod kay Kristo. Anihin natin na tayo nagtatawanan, nagsasama-sama, na para bang tayo nagmamahalan, pero pagdating sa katotohanan ay hindi tayo nagkakaisa. Mga kapatid, we must deny ourselves, carry our cross, and follow Christ. Tayo po'y manalangin. Maraming po salamat, Panginoon, sa iyong pag-ibig sa amin, na patuloy niyo pong pinatutunayan sa amin na ang inyong pong salita ay buhay. At ito po'y nagdudulot sa amin upang mabuhay din para sa iyo, Panginoon. Ang dalangin ko, patuloy niyo kaming palakasin na tumayo sa katotohanan at ipaglaban ng iyong salita. At kami po ay magkaroon ng tapang at lakas ng loob, Panginoon, sa pagpangitan ng inyong banal na Espiritu na aming tayuan ng katotohanan. Sukat ikaw wala, Panginoon, ng mga bagay sa aming buhay na nag-hinder o humaharang sa aming pagsunod sa iyo. Ang dalangin namin, Lord God, sa mga pagkakataon na kami po ay makakaranas ng kalungkutan dahil sa aming mga desisyon, Panginoon. Aaliwin kami, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu sapagkat ang pagsunod sa iyo, Panginoon, ang pinakamagandang bagay na pwede namin pwedeng mayari sa aming buhay, Panginoon, sa aming paglakad sa makipot na daan. Ingatan niyo po ang inyong mga anak, patuloy niyo po silang palakasin at paging ang kanilang makalusugan, Panginoon, patuloy niyo pong ingatan, Panginoon. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. God bless you, brothers, and continue to stay safe and stay healthy.